po ang banal na espiritu ng Diyos at ang makalaman. Makalaman, di ba? Pagkagalit, paninibugo, pagkapuot, di ba? Gusto niyo ba diyan sampita ng laman na palaging nagagalit, palaging ano ba yun, nakikiapid, palaging nangkukulam, gusto niyo ba diyan pagkakampi-kampi, di ba? Hindi ba kayo napapagod sa mga ganyang mga gawa ng laman? Hindi ba kayo napapagod? Hindi na ba kayo nagsasawa sa mga gawain kasamaan? Lumapit tayo mga friend. Anong inaantay ninyo? Lumapit na tayo sa Diyos para pagpapalain tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Totoong may buhay. Totoong may buhay na walang hanggang mga friend. Kaya sabi niya sa ibang verse, ipanalangin ninyong mas mapaaga ang aking pagparian upang sakluluhan ang binubusabos hangad nilang tulong ipagkakaloob. Sino mga binubusabos, mga friend? Tayong lahat. Tayong lahat na mga tao, mga friend, binubusabos tayo, mayaman man, mahirap man, aba man, wala mang alam, at may alam. Binubusabos tayo, mga friend. Sino nagbusabos sa atin? Ang kalabang Diablo, Satanas. Gusto niya tayong mamatay eh. Pero ang Diyos ayaw eh. Ayaw ng Diyos na tayo ang mamatay ba? Kaya gusto niya, pinapaunan niya niya, huy, kamatayan ang kaparusahan sa kasamahan, magbago na kayo. Kasi hindi siya makapag, ano eh, hindi siya makapag, hindi niya tayo matutulungan ba kung gawain natin kasamaan. Kasi pinapauna na, ang tagal na ng salita ng Diyos. Ang tagal na, ilang mga ninuno na natin ang nangamatay, patay na. Matagal na ang salita ng Diyos, pero wala pa rin nakinig sa salita ng Diyos. Kaya makikita natin, nangamatay, di ba, mga ninuno natin. Pero kung makinig tayo sa Diyos, at ano, maliligtas tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Totoong may buhay na walang hanggan, mga friend. Naniniwala nga tayo sa mga chismis-chismis na walang kabuluhan. How much more sa powerful God, highly indignant God? Walang kailanman nakakita sa Diyos, liban kay Hesus Kristo. Si Hesus Kristo lang ang nakakita sa Diyos, mga friend, kaya matakot na tayo, mga friend. Kung sino yung nakakita kay Hesus Kristo sa sinaunang tao, wala namang naiwan na, di ba? Sana nagpatuturo siya na ito talaga ang hulagway ni Hesus Kristo. Wala, di ba? Walang nagpatuturo. Kaya ang mga tao nalilito, ito ba talaga ang mukha? May black na sarino, may yung mukha, tabingi, mayroong ano, itim, mayroong ano. Naguguluhan ang mga tao ba? Kaya minsan pinasamba pa nila sa kahoy, sa bato, ang mga tao. Kaya hindi nga kalugod-lugod sa Diyos yun na itinuturo mo sa tao. Ikaw ay may alam tungkol sa Diyos, pero nililing lang mo ang tao. Itinuturo mo taliwas sa utos ng Diyos. Kaya ikaw ang unang parurusahan ng Diyos. Yun ang sabi ng Diyos eh. Huwag maghangad ang ilan sa inyo na magturo, sapagkat kayo ang unang hahatulan ng Diyos. Yun ang sabi ng Diyos eh. Tayo ang unang hahatulan ng Diyos eh. Kaya ang Diyos pa rin nakakalam kung sino-sino yung mga taliwas, ang utos ng Diyos ay hindi nila sinusunod. Alam ng Diyos eh. Kaya, ang yayabang ng mga ganun na spirit, ng mga espiritu ng mga kasamaan, di ba? Na hindi natatakot sa Diyos. Mayayabang yun sila eh. Mataas eh. Sinabi dito eh, sa ibang verse, mapanglait sa Diyos eh. Mapanglait yun sa tagal langit. Walang mga, ano, wala silang, hindi, sinulat talaga dito, sinabi talaga eh, na wala silang pakundangan, mapanglait sa langit sila, tagalangit. Diba, sinabi ng Diyos yan, upang magiging handa tayong mga tao. Kasi pinapauna eh, na ang kalabay natin hindi mga tao, kundi mga hukbong spiritual, sempapawid, mga hukbo ng kasamaan, mga hukbong spiritual ng kasamaan. Ganun ang sabi ng Diyos.
kaya hindi mga tao ang kalaban natin, kaya tayong mga tao, matakot na tayo sa Diyos. Kung tao ka, alam mo na tao ka, matakot ka na sa Diyos. Eh kung hindi ka tao, wala na tayong magagawa dyan. Kasi ang tao lang ang pinagsabihan ng Diyos eh. Kasi tao ililigtas ng Diyos eh. Pero yung mga hayop na eh, nanginginig na sa takot sa Diyos, diba? Pati nga ang mga bulaklak, mga ano, diba? Mga halaman, hindi nga namamatay yung halaman na hindi dinidiligan, diba? Tingnan na lang natin, pati ang mga ibon, kung gaano kamahal ng Diyos, ni isa man hindi mahuhulog sa himpapawid kung hindi ipanihintulot ng Diyos. Gaano pa kaya kayo, sabi ng Diyos, higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Mahalaga tayo mga friend, mga tao. Higit tayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Kaya manalangin na tayo talaga sa Diyos at magkaroon ng takot sa Diyos. Kasi iwasan na natin yung mga gawa na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Alam natin na kasalanan yun eh. Kaya ihinto natin. Hindi tayo makapaghinto sa gawain natin kasamaan kung hindi nga tayo tatawag sa Diyos. Magpatulong tayo sa Diyos na, uy God, tulungan mo naman ako. Magsisinungaling ako. Ganun. Uy God, mangkukulam ako. Uy God, corruption ako. Maghingi sa Diyos ba para ituwid tayo sa ating mga kasalanan ba? Para magbago na tayo. Ang saya-saya kaya mga friend, kung gawain natin kabutihan. Ano bang sabi ng Diyos sa Espiritu ng Diyos? Kabaitan, kabutihan, kagalakan, katyagaan. Eh, ayaw ba natin doon? Pagpipigil sa sarili? Well, ayaw ba natin doon? Ang saya-saya, di ba? Gusto mo ba doon sa pagkapuot, pangkukulam, puro mga masama ang gawain? Gusto niyo ba doon? Hindi pa ba kayo pagod sa kasamaan, sa gawain kasamaan? Ay, naku, bahala, Diyod mo. Basta ang Diyos o Diyo'y nakakaalam sa lahat ng bagay. Kaya agad, hindi pa kayo pagod sa gawain kasamaan. Kasi kaparusahan eh, kamatayan ang kaparusahan sa kasamaan eh, yung nasabi ng Diyos eh. Pinapaunayan ng Diyos para tayo nga ang magbago. Ano ba tayo? So mag-ingat tayo na ano, na mga bulaang pupeta o bulaang guro, mga ano ba, pero sinabi dito bulaang pupeta eh, na magsisilapit sila. Mag-ingat tayo na animoy tupa sila, na mababait sila, pero ang totoo, masasama, korupsyon, mapakiapit, magnanakaw,